dreaming is spring. Our dreams is everywhere, and it is the only thing that I know. When it gets hard, I know it can get hard to reach. It is the only thing makes me still fight. I keep this dream in your photographs. I made those memories for myself, for my eyes were never closing myself. Never give up in life for the frozen self. So I keep moving, even during COVID-19, holding my dreams till I reach it, and I will never give up. Wait for me to be pa lang ako noon, tinatanong ko na ang sarili ko kung ano bang gusto kong maging paglaki ko. So, noon, ano kaya noon? Gusto ko noon maging teacher. Minsan nga, gusto kong maging stewardess. O kaya, pag may nakita akong lawyer, gusto ko na rin maging lawyer. Pero ngayong malaki na ako at nagkakaedad na, tinatanong ko na noon ang sarili ko kung ano na ba yung final talaga na gusto kong maging paglaki ko? Then, na-realize ko na I wanted to do something in my career that is challenging, interesting, and not only that, meron ding pinakamalaking rason kung bakit gusto kong maging nurse. At alam niyo ba kung ano yun, guys? So, gusto kong maging nurse kasi kasi noon, bata pa lamang siya noon, pangarap na talaga niyang maging nurse. Oo, she graduated naman sa kurso ang kinuha niya as a nurse. But, noong time kasi na kinukuha siya sa Canada noon, kinukuha siya ni Lola. Buntis siya kasi sa akin noon. At, syempre, hindi siya pwedeng pumunta noon kasi nakikita na buntis siya, merong medical certificate. So, gusto nila noon akong ipalaglag. But, my mom, hindi siya pumayag kasi na-realize na niya, anong kasalanan ko dun? Dun, at saka, siguro naman hindi matanggap ng konsensya ni mama na magpatay niyang sarili ang anak. So, ayun. So, hindi ako nipalag sa eto na ako ngayon. So, kaya ito ang naging dream ko kasi gusto kong ipagpatuloy yung nasimulan ni mama. So, meaning, si mama, sinimulan niya lang. Pero, ang gandang tingnan pag yung anak yung tatapos sa pangarap niya. Kahit hindi naman niya natupad kung anong pinangarap niya nung bata pa siya na maging successful nurse. Pero, parang natupad na rin niya yun pag nakita niya yung anak niya na sobrang successful. At ang naging dahilan ng kanyang pagiging successful ay ang pagiging nurse niya. So, kaya sa mga katulad kong kabataan dyan na mayroong pangarap, na patuloy na nangangarap na katulad ko, mangarap lang kayo, guys. Wala naman imposible. Libre mangarap, sabi nga nila. So, sana hindi tayo susuko sa lahat. Kasi, ang pangarap talaga natin, ang siyang nagbibigay at ng inspirasyon para magpatuloy lang sa buhay natin. Please just be wondering. I like the way I see myself being a nurse. Yes, sir, it gives me thrill. It makes me blush. It gives me work. And I can see myself being a registered nurse. And I know it does exist, not even now, but someday, yeah.